Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Umpisahan po natin ang ating briefing ngayong tanghali sa isang pasasalamat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa sambayan ng Pilipino sa patuloy ninyong suporta at tiwala sa liderato ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The latest Social Weather Stations or SWS survey shows that the President has continued to enjoy very good net satisfaction ratings at plus 60, the highest among the country's top officials. Asahan po ninyo na patuloy na gagawin ng Pangulo kung ano ang ikabubuti ng mas nakararami hanggang sa huling araw ng kanyang panunungkulan. Ngayong araw, ikawalo ng Pebrero 2022, ang simula ng campaign period. Ang eleksyon sa Pilipinas, sabi nga nila, ay tila isang napakahabang okasyon. Kaya naman, panawagan natin sa mga kandidato, sa kanilang mga taga-suporta at sa ating mga kababayan, panatilihing sumusunod pa rin tayo sa minimum public health standards. Paalala lang po, narito pa rin ang COVID-19. Maayos na isuot ang mask, palaging maghugas ng mga kamay, umiwas po tayo sa mga matatao at siksikang lugar. At sa mga hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po tayo. Sa mga kumpleto na ang primary vaccines, magpabooster na rin po. Magpabooster na po kayo. Dagdag na paalala rin po sa ating mga kandidato at kanilang taga-suporta. Bawal po sa 2022 campaigning ang pakikipagkamay, ang pagyakap, ang pagbeso-beso o anumang physical contact ng kandidato at ng publiko. Bawal ang malapitang selfies o pagpapakuha ng picture ng malapit kayo sa isa't isa at ang pamamahagi ng pagkain at inumin sa mga campaign events. Samantala, muling humarap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan kagabi para sa kanyang regular talk to the people address. Inireport ni Secretary Francisco Duque III kay Pangulo na nasa moderate risk classification na ang Pilipinas habang nasa low risk naman ang mga ospital base sa total beds at ICU utilization rates. Ngunit tulad ng sinabi ng Pangulo, huwag magpaka-kumpiyansa. We are not over the hump yet. Samantala, iniulat naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ang nangyaring rollout ng pediatric vaccination program. Nagsimula na po kahapon, February 7, 2022, ang Res Bakuna Kids. Ito ang bakunahan ng mga bata na may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ang rollout events nitong program ay sabay-sabay na sinagawa natin sa Philippine Heart Center, sa National Children's Hospital at Philippine Children's Medical Center. Kabilang din sa mga vaccination sites kahapon, ang Phil Oil Flying V Arena sa San Juan City, sa Manila Zoo at sa SM North EDSA Sky Dome sa Quezon City. Ilan pong mga larawan ng nasabing event ay makikita nyo po sa inyong screen. Maliban sa Kalakhang, Maynila, inilunsad din ito kahapon, February 7, sa Batangas Medical Center sa lungsod ng Batangas, sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite, at sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. As of February 7, 2022, 4 o'clock p.m., umabot po sa 7,416 ang total vaccines administered sa unang araw pa lamang ng Res Bakuna Kids. Ngayong araw, February 8, 2022 ay magkakaroon naman ng Res Bakuna Kids sa Mega Mall, Mandaluyong City at sa Bataan General Hospital sa Balanga, Bataan. I-expand naman natin ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Magkakaroon ng launching this week sa Region 3. Ito po ay gaganapin sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga.
Ganon din sa Bulacan Medical Center sa Malolos, Bulacan, at sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, at Tarlac Provincial Hospital sa Tarlac at sa Sky Ranch sa Tagaytay. Hinikayat po natin ang mga magulang, pabakunahan na po natin ang ating mga bata. Ayon sa datos ng Department of Health, 69% ng mga batang tinamaan ng COVID-19 noong Omicron surge ay may edad na 0 to 11 years old. Our children, like adults, can get COVID. And like us, they benefit from the added protection provided by vaccines. Sa mga may pangamba sa pagvavaccinate ng mga bata, kung inyong matatandaan po na una na nating bakunahan ang mga nasa 12 years old to 17 years old, nagsimula tayo noong Oktubre noong nakaraang taon. And per official records, we have vaccinated 77% of our 12 to 17-year-olds target population since October 2021 nung tayo nag-umpisa sa age group na ito. Based on the latest FDA report of 8.8 million individuals with at least one dose, more than 99% did not report feeling any adverse effects after vaccination. At reformulated po ang bakunang ituturok sa mga batang 5 years old to 11 years old. Sadyang ginawa ang formulasyon para sa kanilang age group. Kaya inuulit po namin, ligtas, epektibo at libre po ang bakuna ng mga bata. Nakikita po ito di lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng mundo. Kailangan po ng consent ng magulang o guardian bago mabakunahan ang ating mga anak. Kaugnay nito, lilinawin lang natin ang balita kung saan sinabi na government may give consent to a child willing to be vaccinated against COVID-19. Nais po nating ipaalam sa publiko na ang nasabing probisyon sa polisiya ng pagbabakuna ay tinanggal na po. This provision has been rescinded and will no longer apply to the vaccination of minors 5 to 11 years of age. Mamaya ay makakasama natin si Doktora Mary Ann Bunyi, National Immunization Technical Advisory Group for COVID-19 Vaccine Pediatric Infectious Disease para pag-usapan ang pediatric vaccination. Samantala, inanunsyo rin sa Talk to the People ang National COVID-19 Vaccination Days Part 3 o ang Bayanihan Bakunahan Part 3. Ito ay gagawin sa February 10 and 11, 2022. Mamaya ay makakasama rin natin si Doktora Kizea Rosario, ang co-lead ng National Vaccination Operations Center para sa iba pang detalye ng Bayanihan Bakunahan Part 3. Kaugnay nito, naglabas na ng Memorandum Circular ang Department of the Interior and Local Government ayon kay Secretary Eduardo Anyo kung saan kasama sa guidelines ang pagpaparami pa sa bilang ng vaccination sites at pagsisiguro sa proper distribution ng vaccines. Meanwhile, we welcome the decision of the Manila Regional Trial Court Branch 41 dismissing the petition against the Interagency Task Force or IATF in connection with unvaccinated on-site workers and those vaccinated against COVID-19. Nais nating lahat ang isang ligtas at malusog na kapaligiran at pamumuhay. Kung inyong matatandaan, nauna nang naglabas ng resolusyon ang IATF kung saan nakasaad na ang mga unvaccinated on-site workers and employees ay kailangang sumailalim sa regular RT-PCR testing. Sa usaping bakuna, meron na tayong 129
1,125,464 total doses administered as of February 7, 2022. Nasa mahigit 60.7 million. That's 60.7 million na ang naka-first dose habang nasa mahigit 60.1. That's 60.1 million ang naka-complete dose or fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa mahigit 8.2 million naman ang nakatanggap ng booster additional doses. Meanwhile, the DOH is encouraging those who generated their VaxCert PH certificates before February 7, 2022 to request for the new version of VaxCert PH online. In-update po ang VaxCert PH at nagkaroon ng bagong features. Yung dating na-generate na certificates ay paso na po at hindi na po mababasa. So visit vaxcert.doh.gov.ph or vaxcert.doh.gov.ph or drop by your LGU to generate your new version ng VaxCert PH. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update. Patuloy ang pagbaba ng mga kaso or mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon sa February 7, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 6,835 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, 95.7% ang mild at asymptomatic. Patuloy din ang pagbaba ng positivity rate. Ito ay nasa 19.1%. That's 19.1% habang nasa 95.3% naman ang porsyento ng mga gumaling at mahigit 3.4 million na ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 12 pumanaw dahil sa virus na ito. Our fatality rate is currently at 1.51%. This is lower than the 2% global average. Sa estado naman ng ating mga ospital, nasa below 45% na ang ating hospital care utilization rate. Nasa 33% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang 41% naman sa buong bansa. 30% po ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 37% sa buong bansa. 33% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 36% sa buong bansa. 19% ang utilized ventilators sa Metro Manila. 21% naman po sa buong bansa. Samantala, nasa 45 PCR test kits, 28 antibody test kits, 44 professional assisted antigen test kits, at 3 antigen home self-testing kits ang nasertipika ng Food and Drug Administration or FDA as of February 7, 2022 ayon kay FDA OIC Oscar Gutierrez. On other matters, Executive Secretary Salvador Medialdea signed on Monday, February 7, 2022, Memorandum Circular Number 95, directing all government agencies, instrumentalities, departments, bureaus, offices, LGUs, GOCCs, GFIs, state universities and colleges, as well as other chartered institutions to incorporate and integrate to their respective government processes, databases, systems, and services the PSN and PhilID, as well as other components and features of the PhilSys or Philippine Identification System. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Unahin po muna natin, syempre, ang ating mga guests ngayong hapon bago tayo tumungo sa mga katanungan ng MPC. Unahin natin si Doktora Mary Ann Bunyi. Magandang hapon po. Hi, Doc.
Magandang hapon. Doc, let's go to the pediatric vaccination. Bakit po mahalaga ang pediatric vaccination against COVID-19? Paano po natin ma-assure ang mga magulang na kailangan at safe naman pong mabakunahan ang mga chikiting laban sa COVID-19? Meron po akong munting pagtatanghal, Kabse. Pwede ko po bang i-share yung slides ko? Yes, go ahead, Doc. Yes, go ahead, Doc. Please share your slides and go ahead with the presentation. Okay, good afternoon to all. I just have three important points which I wish to share on this COVID-19 vaccination for children aged 5 to 11 years of age. Discussion points, they have three discussion points. The COVID-19 vaccine provides an additional protection against COVID-19. Discussion point number two, a smaller vaccine dose will be given. And the third last point is COVID-19 vaccine is safe and effective for children aged 5 to 11 years of age. Point number one, the COVID-19 vaccine provides additional protection against COVID-19. It provides protection from getting the disease. Getting the disease to become severe, it prevents the disease to become severe and develop complications like what we call multi-system inflammatory syndrome in children. Although it is true that COVID-19 is mild in majority of children, children across all age groups can get seriously ill from the COVID-19 virus. A dreaded complication called multi-system inflammatory syndrome in children, or what we shortly call MISSI, is most frequently seen among children 5 to 11 years old and can occur even in children who have been infected with COVID but remained asymptomatic or just had mild infections. As of January 31, 2022, at the Centers for Disease Control, a total of 6,800 children have been reported to have developed this complication. And the highest number was seen in the age 5 to 11 age group. From June 2020 to February 2021, an article has mentioned that 614 children from 32 countries, including low to middle countries, have been reported to develop this complication of MISSI. In Metro Manila, from 2020 to 2021, in three public tertiary hospitals, 34 children have been reported to develop MISSI, and 22 children from two big hospitals were reported. And the mean ages that were observed were between 5 and 8 years old. So aside from providing additional protection from getting the disease, getting the COVID-19 vaccine also aids children to return to their normal activities, return to in-school learning, return to play, return to other social activities, such as travel, vacationing, field trips, outdoor sports, camping, and other outdoor activities. And because children are believed to be contributors, okay, of viral spread in the community, there is a potential to reduce the spread in the community if children get the vaccine. Point number two, a smaller vaccine dose will be given. Children aged 5 to 11 years of age will only receive 10 micrograms. It's the orange cap vial. It's 1/3 of the dose of the vaccine, which is given in adults and in the teenagers. Two doses will be given 21 days apart. The choice of the 10 microgram was based on the result of the phase 2 to 3 clinical trial done in more than 2,000 children
wherein those who received the 10 microgram dose was just as effective as the response seen in young adults with fewer side effects. The third point is this vaccine is safe and effective. The side effects observed in that clinical trial were similar and fewer in frequency as that was seen in adults. And the most frequently reported reactions were fever, chills, fatigue, and headache. And in terms of efficacy, the vaccine was found to have over 90% efficacy in preventing COVID-19 symptoms. As for my last slide, I just want to share with you a real world vaccine surveillance data, which has been going on since the start of rollout of children 5 to 11 years old vaccinated against COVID-19 in the United States. So if you see here, more than 8 million children have been vaccinated against COVID-19, and 97.6% have reported non-serious events out of 4,249 reports received as having adverse events, and just 2.4% as serious events. And the serious events and the most commonly reported serious events were fever and vomiting. There were reports of myocarditis, but this was only 11 cases out of 8 million doses administered. So this is less than 0.5% of all the total vaccine recipients. The other box shows to us another surveillance data, which is an active surveillance data, showing to us the different adverse reactions reported by parents experienced by their children after receiving the vaccine. So if you will note, the most common was pain on the injection site, followed by fatigue, and then headache, and then fever, and then myalgia. Okay, and then these adverse reactions were more frequently reported during the week after the second dose. So there were more frequent adverse reactions after the second dose. And the local and systemic reactions after the second dose were less frequently seen among the 5 to 11 years old than in those teenagers who received it. I think that's my last slide. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Bunyi. Please stay on board for possible questions from the media. Pumunta naman po tayo kay Dr. KZ Rosario. Dr. KZ, ilan milyon po ang target para sa Bayanihan Bakunahan Part 3 na gagawin sa February 10 and 11? Ano na po ang paghahanda na ginagawa ng NVOC para dito? Magandang umaga po, Kabsek, and sa lahat ng nanonood. For our National Vaccination Days or yung Bayanihan Bakunahan Part 3 natin, medyo mataas yung magiging target natin for now. Nang 5 million yung hinihikayat natin na magpabakuna kasama yung booster doses at saka yung primary doses. No? So ang ating talagang target ngayon is na pataasan natin yung coverage natin ng ating mga booster doses kasi alam natin na around 28 million na po yung due na mabigyan ng kanilang booster doses kung bilangin natin yung recommended na interval sa pagbabakuna. No? So ang sinabi natin, at least 3 months, no, from their second dose for the 2-dose series and then 2 months for the single dose series, no, pwede na silang magbigyan ng booster. Ngayon may 28 million tayo, so talagang kailangan pa nating taasan yung pagbabakuna natin ng ating mga booster doses. So with that po, yun yung nagiging target natin at saka isa din yun sa
reason bakit tayo ay magkakaroon ng National Vaccination Days or Bayanihan Pakunahan. Yung hinahanda natin ngayon is really all the sectors na may nakikita tayo, especially sa economic sectors natin, yung mga industrial zones natin, yung mga industrial parks na economic zones, yung mga companies, marami pa rin hindi nagkakaroon ng kanilang booster doses or hindi pa mataas yung coverage ng kanilang mga employees. Kasama din yung general public, no? Marami na din tayong June na 18 years old and above na kailangang bakunahan. So ito din hinahanda natin, no? Yung mga eskwelahan, yung mga eco zones, yung ating mga universities. We are also exploring yung clinics, no, na paraan sa pagbibigay ng pagbabakuna. Even doing the pharmacies, alam natin may mga limitations din tayo doon, but we are expanding as much as we can. And with these National Vaccination Days, kasama din yung similar to what we have been doing in the previous Bayanihan Bakunahan, ini-involve talaga natin yung ating mga sectors, na especially those with health human resource. No, kasama dito yung ating AFP na may kapasidad to administer the vaccines, yung PNP, BFP, BJMP, and our uniformed personnel. And then also, no, ang hindi natin pinakalimutan yung other government agencies na hindi lang po hinikayat namin silang magpabakuna na yung lahat ng government officials, kasama din sila sa participation, no, ng ating pagbabakuna ngayon. So we are involving DOLE, DepEd, and the rest of the government agencies. Thank you, Doc Casey. Also, please stay on board para sa possible questions mula sa media. Tumungo naman po tayo kay Yusek Rocky para sa katanungan mula sa Malacañang Press Corps. Opo. Good afternoon, Kabsek. Good afternoon, Doc Kisha, and kay Doc Muñi. Ang una pong tanong mula kay Ace Romero ng Philippine Star, how will the President's decision not to endorse any candidate affect the PDP Laban selection of the presidential candidate it will support? Posible kayang wala na rin i-endorso sa pagkapangulo ang partido? Similar question with Sammy Denilla ng Business Mirror. Patuloy pa rin itong pinag-uusapan ng PDP Laban, yung National Executive Committee, pati ni mga leaders ng PDP Laban, dahil ang sinabi po ni Pangulo kagabi ay at this time wala pa siyang sinusuportahan na kandidato. Subalit sinabi niya rin, unless there is a compelling reason for me to change my mind. Yan po yung sinabi ni Pangulo. So patuloy pa rin po yung ginagawang consensus building at pagdesisyon ng PDP Laban tungkol po dyan sa desisyon na yan. Opo. Second question po ni Ace Romero ng Philippine Star. May mga panawagan para sa gobyerno na mag-issue daw po ng whole departure order laban kay Pastor Kibuloy habang pending ang extradition request ng US. Iuutos ba ito ng palasyo sa DOJ o ipapaubaya na lang sa DOJ? Nagsalita na po si Secretary Menard Guevara ng Department of Justice tungkol po dyan. Ang sinabi po ni Menard is, and I quote, we can issue an immigration lookout bulletin order motu proprio. Urgency is the key factor. We'll play it by ear as we examine the evidence before us and as outside events unfold. Yan po ang quote, no, coming from Secretary Menard Guevara ng Department of Justice. Opo. Tanong po mula kay Chris Hussein ng Remate Online. Nakausap niyo na ba ang Pangulo kung makakadalo siya sa proclamation rally ng kanyang anak na si Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio sa Philippine Arena na nakatakda ngayong araw? Similar question with Jopel Pelenio ng DWIZ. As per appointments office ng Malacañang, wala pong ganyang entry sa kanyang official calendar as of last night. Thank you po. Sunod po niyang tanong, umpisa na ngayon ng election campaign. May panawagan ba ang Malacañang sa mga kandidato? Opo. Let's keep our elections fair, orderly, peaceful, and safe. Sundin na po natin, lang po natin ang lahat ng mga guidelines pagdating sa minimum public health standards.
At syempre, yung mga guidelines din po ng COMELEC, let's follow and obey all the rules, regulations, and laws of the land. And ang isa ring warning ni Pangulo, kung napakinggan natin kagabi, ang sinabi niya is do not let drug money penetrate this election and this ongoing campaign. Opo. Tanong pa rin po ni Chris Jose ng Remate Online. Reaksyon ng Pangulo daw po sa pagbibitiw ni MMDA Chair Benhar Abelos at mas piniling maging campaign manager ni presidential candidate Bongbong Marcos. First of all, the palace confirms that the Office of the President received the resignation letter of MMDA Chair or former MMDA Chair Benjamin Abelos Jr. And we'd like to also state that Chairman Abelos served the Duterte administration with professionalism and dedication. We thank him for his invaluable service to the nation, particularly during the challenging time of COVID-19 and the entry of different variants of concern, and our careful shift to alert level systems, where he played a key role in coordinating the official response with different LGUs of Metro Manila. We wish Attorney Abelos all the best and Godspeed. Okay po. Tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw, may posibilidad kaya na maapektuhan ang diplomatic relations ng Pilipinas sa US dahil sa pagnanais ng Amerika na arestuhin ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy, gaya ng muntik niyang pagkansela sa Visiting Forces Agreement o VFA na hindi mabigyan ng US visa si Senator Ronald Bato de la Rosa noong Enero 2020, sanhi ng extrajudicial killing sa drug war? Let me refer to the statement of Secretary Menard Guevara. No? He said that, and I quote, "We have not received any official communication from the U.S. government. Extradition cannot be done motu proprio, especially if the subject is our own citizen. Any communication will be coursed through diplomatic channels." End of quote. Opo. Sunod po niyang tanong, pwede bang gawing dahilan ng ilang government agency ang COA Audit Observation Memorandum para hindi ibigay ang buong retirement benefits ng nagretirong empleyado? Let me cite a law pertaining to retiring employees with pending cases. No? In case of retiring government employees with pending cases and whose retirement benefits are being lawfully withheld due to possible pecuniary liability, the head of agency where such case is pending shall ensure that the said case shall be terminated and or resolved within a period of 3 months from the date of retirement of the concerned government employee, provided that in case the concerned agency fails to terminate and or resolve the case within the said period without any justifiable reason, the retirement benefits due to the employee shall be immediately released to him or her without prejudice to the ultimate resolution of the case, except when the delay is deliberately caused by the retiring employee himself or herself. Yan po yung nakasaad sa batas. Okay po. Tanong po mula kay Summer Danilia ng Business Mirror. Ano ang lalamanin ng post-pandemic roadmap being proposed by Secretary Vice Dizon? At ano po ang magiging pinagkaiba nito sa National Employment Recovery Plan at saka sa National Action Plan 5 ng NEDA? Kasama po yun sa National Action Plan 5. So many of the components dun sa binabanggit ni Secretary Vince Dizon ay magiging kasama or kabilang ng National Action Plan 5 or NAP 5 natin. Yung sa National Employment Recovery Strategy po natin, meron na po tayong nurse strategy at program. At ito po ay kino-coordinate ng ating nurse task force. Nurse stands for National Employment Recovery.
So ongoing na po yung sa nurse. Yung binabanggit naman ni Sec Vince ay magiging kabilang at kasama ng ating National Action Plan Phase 5. Opo. Sunod pong tanong ni Sama Denilia ng Business Mirror. Ano ba ang projection ng IATF expert panels pagdating sa impact ng campaign period sa COVID-19 cases? Are the said cases expected to increase, stagnate, or remain the same during the campaign period? Based on our latest projections, yung projections po natin is that dapat makita natin na pababa na po yung kaso ng COVID-19 sa ating bansa ngayong Pebrero, especially moving towards yung katapusan ng Pebrero, no? Pero syempre dependent pa rin po itong projections na ito sa pag-comply po natin sa minimum public health standards and our vaccination rate, our current vaccination rate. So if all goes well, kailangan makita po natin na pababa ng pababa po ang kaso ng bagong COVID-19 dito sa ating bansa ngayong Pebrero. But again, nasa kamay po natin yan. Especially nga na mag-umpisa na nga po ang national campaign for national candidates. So we are also very confident that the COMELEC will enforce the guidelines, the rules and regulations when it comes to campaigning to ensure na hindi tayo magkakaroon ng super spreader events. So nasa kamay po natin yan, no, mga kababayan, ang pagsunod natin sa minimum public health standards, ang pagbabakuna po natin, no, ang pagpapabakuna rin ng ating mga kabataan hanggang 12 to 17 at ngayon 5 to 11 years old. Ang pagbo-booster shots din po natin. And then of course, ang enforcement din po ng ating mga guidelines mula sa COMELEC. So we hope that the projections will prove us right. Pero again, it really depends on our cooperation. Nating lahat. Opo. Tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. May we get a comment on Pastor Kibuloy being on the FBI's most wanted list, the pastor being a known close friend and spiritual advisor of the president? Yes, again, I will reiterate, no, yung sinabi ni Secretary Maynard Guevara kahapon that we can issue an immigration lookout bulletin order motu proprio. We'll play it by ear as we examine the evidence before us and as outside events unfold. And of course, yung communications that will be coursed through diplomatic channels. Opo. Second question niya, Pastor Kibuloy said that there is an assassination plot against him. Are law enforcement agencies looking into this? Any assassination attempt or plot against any individual or person for that matter ay syempre a concern of government. Pero kailangan po makipag-ugnayan agad sa ating mga law enforcement agencies. Opo. Sunod pong tanong niya ni Ivan Marina ng GMA News, who will replace Benhur Abalos as MMDA chair? Hintayin na lang po natin kung any appointments or kung may i-appoint si Pangulong Duterte para sa MMDA chair. In the meantime, ang OIC po natin ay si sa ang OIC natin sa MMDA ay si Attorney Romando Artes. Okay. Opo. Ang tanong pa rin po ni Ivan Mayrina ng GMA News, Senator Hontiveros calls the president's backing of CUSI on Malampaya deal unacceptable. Ano daw po ang palace reaction? Well, let's go back to the statement of the president, no? First of all, sinabi ni Pangulo, the government values the critical role and contribution ng Malampaya gas field to our energy security. Hindi po siya papayag na mapoliticize po ito. Pangalawa, investments, whether foreign or local, are vital to our economy. And we have to maintain an environment conducive to the entry of investors at hindi rin pong papayagan ni Pangulo na mapoliticize din po ito.
At the end of the day, ang importante as is that we protect our national interests and not let our national interests be politicized. Opo. Tanong po ni Lanes Capanti ng GMA News, alam po ba ni President Duterte kung nasaan si Pastor Kibuloy? Kung alam po niya, hindi po ba legal obligation niya na i-report ito sa American Embassy given the pending charges? Again, we'll pass through the diplomatic channels. Any communication should pass through the diplomatic channels. The Department of Justice has already spoken to the issue. Okay. Thank you, Kabsek. Ayan po yung nakuha natin tanong sa ating kasamahan sa media sa Malacanang Press Corps. Thank you, Dr. Kisha and Dr. Bunyi. Thank you so much, Yusek Rocky. At lubos din po ang ating pagpapasalamat kay Doktora Mary Ann Bunyi at Doktora Kisha Rosario. Pamilyang, thank you din po. Pamilyang bakunado at protektado. Ito po ang ating objective. Our health experts all agree that vaccination remain our long-term solution against the effects brought about by the COVID-19 pandemic. Kaya naman patuloy ang ating panawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna na po kayo. At sa mga magulang na mga batang 5 to 11 years old, kung available na po ang bakuna para sa inyong mga anak, sa inyong kinaroroonan at qualified nang tumanggap nito, pabakunahan na po natin sila. Ligtas, epektibo at higit sa lahat, libre ang mga bakuna kontra COVID-19. Huwag sana nating palampasin ang pagkakataong makaambag sa ating kampanya sa pagligtas ng buhay at komunidad. Patuloy po tayong makiisa, ipagpatuloy po natin ang pakikipagtulungan. Tama si Presidente, we are not yet over the hump. But with everyone's help and cooperation, we soon will be. Maraming salamat po. God bless.